Hello mga guys, welcome back to my channel, Jess Automotive. Mga guys, oil leak, saan ang gagaling? Sa alternator po yung pressure ito. Ito ba? Malakas po ito ang gagaling dito. Ngayon, kalasin natin po ito. Itong hose na to, ito. Yung dose na yan, tapos yung oil sending unit. Saka yung kaasawa niya, at palitan natin po ito. Kasi po, yung kakasata niyan, kita nyo po niyan, basang-basa lang langis papunta sa baba. Yan, gumagawang po yung hose na to, yung leak ng langis papunta po sa baba. Tapos itinutulak po ng ano, ng pan, kalat na po yan. Yan, ito, nakalasin natin to. Yan, kaya kahit iniwan ni sir, sabi ko kay sir, sir, dapat makita nyo po yung mapalitan natin. Sabi niya, hindi, huwag na, mas maganda. I-text mo na lang sa akin kung tapos na. Ibig sabihin mga guys, kahit hindi na makita, basta ma-pinpoint natin yung problema. Okay, makalas natin to. Dinakalas yung all sending unit 24. Okay, ito kasi mga guys, all sending unit, bago po makalas po yung hose, mamaya po, ma-explain natin yan, kung bakit kailangan po tanggalin pa yung all sending unit. Kasi po mga guys, yung kinakabitan po ng, ano, ng all sending unit, ito, yun po yun, sa kinakabitan din ng hose. Kita nyo po yung kalat na po niya, no? Ang gagaling dito sa taas, ikot po punta doon, hanggang ipapasa niya doon. Kalat na kalat na. Yan mga guys, nakalas na natin yung ano, yung lagayan ng all sending unit. Tapos ganun din yung hose. Tandaan natin mga guys ha, itong hose na to, ito po yung supply ng ano, ng oil dito sa vacuum para po hindi mag-stack up po yung ano, yung fibra. Kasi po itong linya na to, ito po yung papunta sa hydrovac. Doon. Ngayon po mga guys, minsan po ko isama na lang natin 'to. Minsan po kasi mga guys, may mga mahinang preno, kinakabos, minsan po yung fibra po dito, udud na. Pero ang ano, ang isosolve natin dito, yung takas ng langis na 'yan. Kasi po mga guys, sa lakas ng takas ng langis unyan 'yan, gumagawa mang unyan pababa. Tapos yung bato naman ng radiator pan, yung hangin, ikakalat niya po 'yan. Na minsan po, kung hindi natin ipa-engine wash muna, kung nag-quotation tayo ng ganito, lahat po ng pinanggagalingan ng ano, tagas, pwede natin i-quotation. Pero pinakamaganda mga guys, kung alimbawa po mayroong mga ganitong problema po, ipa-engine wash nyo po para ma-pinpoint natin agad yung problema. Katulad po nito mga guys, na-engine wash po ito, nagkalat, nakita po natin na yung oil po gumagapang pababa, binabato ng ano, ng hangin pa ikakalat niya po niyan. Kaya tanggalan natin po yung ano, yung kabitan ng oil sending unit, ganun din po yung hose, ito po yun. Taran, yan. Ito po yun mga guys, kanina. Ito yung una natin tinanggal kanina, yung oil sending unit. Yan, ito po kasi, ito po yun. Ito po siya. Ito po yung point ng alternator. Ito po, ang nasira po nito mga guys, gumagalaw po. Ito po. Yun. Dapat po ito hindi umiikot. Yan. Yung pressure po nito po, lumulusot, pagabang, pababa. Kaya po yung dyan sa lalim na yan, may tagas. Yan. Ganun lang po mga guys, sulitin natin. Ito po, hindi ko na po siguro tatapusin kung paano kikinabit. Ganun lang po proseso mga guys, tanggalin lang po yung ano, yung
Yung sukatan ng langis, kasi buo dito mo na mayroong kabitan na dalawa niyan dito, saka dito. Ngayon buo ko natanggal po niyan, tapos itong radiator po, radiator hose lower, kailangan po kalasin po din para hindi po nakaharang sa pagtanggal po ng all sending unit. Kasi po nabanggit natin kanina mga guys, yung all sending unit po 24. Tapos kung natanggal natin yung all sending unit, isusunod natin yung kinakabitan ng all sending unit, ito po. Ito kasi yung una natin tinanggal kanina. Yan. Ito po yung una natin tinanggal, tapos ito po yung, ulitin natin mga guys, ito po yung nakakabit sa block. Kasi po ganito po niyan, yan. Yan, tapos ito yung all sending unit. Kasi mga guys, during start po, ito po, si all sending unit po, siya po yung nagsesend ng ano signal dun sa dashboard, yung ilaw na pula o na parang tamuri. Ngayon po, kung ito po, hindi po namamatay po yung ano, yung all sending, yung ano, yung signal ng oil ng ano ng oil gauge. Pwedeng ito po ang sira o kaya yung wire na bunot. Ngayon po, dahil po dito po yung ano, yung pressure po, naisabay na rin po yung supply ng ano ng pressure po dun sa vacuum. Ito na po 'yon. Ito po kaya ganito na lang po gagawin natin sa video natin ng ito, hindi natin tatapusin. Kasi po 'yon, ito po 'yan. Dito po siya nakakabit. Ito po doon po sa baba. Ang kailangan kakalasin lang po yung alternate ayong ano yung ito to yung takip yung air cleaner para malawag tayo kumilos. Tapos kung natanggal natin po niyan, tanggalin natin itong radiator. Sabay natin ilinis ko mamaya kasi kung kasalin niyo po madumi para iwas paagas. Ganun lang po. Ulitin natin yung mga tagas na ganito po. Minsan nakarating sa between engine at saka transmission. Minsan nakakamali tayo ng ano kung hindi tayo magpa-engine wash. Magkakamali tayo ng ano ng hatol. O kaya minsan naman mga guys, nanggagaling lang po sa itong mga tagas na to sa mga return ng ano ng alternator. Pero ito po wala pa naman, dumi lang. Ang pinanggalingan lang talaga po ito pressure kasi umiikot po siya. Dapat po hindi umiikot dito. Ito. Ngayon gumagapang po dyan. Ayan, nakita nyo naman po yung kalat. Ayan. Nakarating dito sa yun po, oh. Basang-basa ng ano. Ng oil. Ang lakas po nyan. Ayan, ano po ito? Kia Sorento. Pares lang po ng ano po ito ng makina ng Hyundai, ano, yung CRDI. Ganito rin po, meron tayong pinalitan din na ganito yung nakaraan, yung Kia Hyundai CRDI. Ito rin na naging issue itong hose na to. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Sabi ko nga po, yung mga ganitong video po, hindi ko na po tatapusin po ito kung paano po ipinabit o subukan na lang natin. Abangan nyo po sa, ano, sa second episode o kaya sa part 2 kung paano po maglagay ng ganito. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Kasi mga guys, kung patagalin po natin ito, sa bagay, wala pa naman po yung pyesa. Kailangan natin maglinis muna. Kaya pagdating ng pyesa, asalpak na lang tayo. Kaya abangan po natin mga guys kung paano po magkabit nito. Kung ano lang po, ulitin natin. Ang tinanggal lang natin dyan yung mga air cleaner, itong radiator hose para po maluwag yung kilos natin dito para hindi natin masabitan mga yan. Okay, hanggang dito na lang po tayo mga guys for second episode kung paano magbuo ng alternator hose pressure at isintin na po, subukan na rin natin paanda rin at silipin natin yan. Pero bago natin ano po yan mga guys, ilinis po natin yan. Dapat po walang makikita ng ano langis para pagpaanda rin natin mamaya, ma-check natin kung meron pang tagas. Okay, bye-bye.